Okay, mga kwasa, welcome back sa channel natin. Maraming tao ang nangangarap na maitala ang kanilang mga pangalan sa Guinness Book of World Record. Yung iba nga ay puspusan ang pag-iensayo o pag-iersisyo para lamang maibreak ang pinapangarap nilang world record. At nang sa gayon ay masabing record holder sila. Pero sa totoo lamang, ang karamihan sa mga record holder ng Guinness at Triplice ay hindi sadya o natural lamang na nakuha nila ang titulong ito. Pinakamatangkad, pinakamataba, pinakapayat at di naman kaya ay pinakamalaki. Maraming mga title holder patungkol sa mga pinakamalalaki pero talaga namang napako ang atensyon ko sa kaisa-isa at natatanging babaeng nagtataglay ng pinakamalaking papaya sa buong mundo. Tara, kilalanin natin siya. Ito si Anna Hawkins Turner na sa ngayon ay isa ng milyonarya, siyempre, salamat sa kanyang hinaharap. Sa ngayon ay mayroon na siyang dalawang anak at sa ngayon ay itinuturing na siya ang may-ari ng pinakamalaking papaya sa buong mundo. Dahil kung sa tingin mo ay malaki na ang 36 cup C, huwag kang mabibigla. Dahil ang kay Tita Ana ay size 102 triple Z, ang kanyang mga pasadyang bra. Nakamit nitong si Ginang Ana ang kanyang title sa Guinness Book of World Record noong 1999, na noong taong iyon ay tumitimbang na ng halos 30 kilos ang tig-isa sa kanyang papaya. Ayon sa Ginang ay nagsimulang lumaki ang mga alaga niya noong 5 taong gulang pa lamang siya at noon pagtungtong niya ng 9 na taong gulang ay size 36 din na ito. Mula nga noon ay ipinag-aalala na niya na baka mas lalo pang lumaki ng lumaki ang mga ito at nagbibigay na nga rin ito ng mga problema sa kanyang murang kaisipan. Matapos ang maraming check-up ay inihayag ng mga doktor na mayroong sakit na kung tawagin ay gigantomastia itong si Anna Hawkins Turner na kung saan dahan-dahan subalit walang tigil na lumalaki ang mga tissue ng kanyang dibdib. Dahil sa kakaibang kondisyon nitong si Anna ay nahirapan siyang mamuhay ng normal bilang isang teenager. Binansagan siya noon sa kanilang school bilang whale boob girl. At dahil na rin dito ay naging ilang siya sa mga kalalakihan dahil sa isiping kaya lamang lumalapit ang mga ito sa kanya ay dahil lamang sa napakalaki niyang mga pag-aari. Hanggang sa makilala na nga nitong si Anna Hawkins ang kanyang Prince Charming na si Alan Turner na isa namang US Air Force officer na talaga namang nagpasaya sa babae ng gusto. Naisipan nitong si Anna Hawkins na magpadala ng kanyang larawan sa isang sikat na magazine sa Georgia, subalit tanging mga white American women lamang ang na-feature nito dito. Kung kaya naman laking gulat nitong si Anna sa isang issue ng magazine na ito ay nasa centerfold ang kanyang mga larawan. At dito na nga nagsimulang bumukas ang pintuan ng kasikatan para kay Anna Hawkins. Dahil dito ay gumawa itong si Anna Hawkins ng kanyang sariling website para sa mga taong gustong makaklose itong si Anna. At sa loob lamang ng ilang buwan ay kumita na ang website niya ng tumataging ting na 40,000 euro. Ikaw na lang bahalang mag-convert sa peso. Hanggang sa lumaki pa ng lumaki at dumami pa ng dumami ang pumapasok na pera sa kanyang website. At lahat ng ito ay ipinagpapasalamat niya sa kanyang asawa na walang sawang sumusuporta sa kanya at siyempre sa kanyang dalawang malalaking mga papaya. Maraming mga doktor ang nagpapayo kay Anna Hawkins na pabawasan ang kanyang mga dibdib. Subalit marin niya itong tinatanggihan dahil para sa kanya ay ayaw niyang baguhin o sirain ang anumang ibinigay sa kanya ng kalikasan. Dahil sa laki ng kanyang mga alaga ay napipilitan itong si Anna Hawkins na ipasadyang luwagan ang kanyang kotse. Hindi rin siya maaaring matulog ng pahiga o patihaya dahil nahihirapan siyang humiga kapag nakadagan sa kanya ang dalawa niyang mga papaya. Dahil din sa sobrang laki nito o dahil din sa sobrang lalaki ng mga ito ay hindi na niya nagawa pang mag-breastfeed sa ngayon ay malalaki na niyang mga anak. Subalit magkagayon pa man ay itinuturing niyang swerte sa buhay niya ang kanyang mga alaga. Dahil din sa mga ito ay kumikita siya ngayon ng milyong-milyon galing sa kanyang mga negosyo na naitiyo niya dahil nga sa mga ito. Sa ngayon itong si Anna Hawkins ay bukod sa pagiging abala sa kanyang mga negosyo ay nangangasiwa ng isang grupo ng mga kababaihan na may mga naglalakihan ding mga alaga. At hinihikayat niya ang mga ito na huwag itong ikahiya at bagkos ay gamitin ang mga ito upang maging kapakipakinabang na tao sa lipunan. Mga kosa, iba't iba ang mga tao. May malalaki nga, may maliliit. Pero syempre, tao pa rin tayo. Dapat may respeto sa isa't isa. Dahil dyan, yun lang. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.